Isang magandang umaga po muli sa inyong mga kaibigan, mga kapatid. Kamusta po kayo riyan sa inyong kinaroroonan? Maraming salamat na naman muli sa ating Panginoon dahil tayo po ay binigyan na naman muli ng isang panibagong lakas, panibagong hininga, panibagong buhay at ginising na naman po tayo muli ng ating Panginoon sa araw na ito. Dito po sa Pilipinas ay araw ng Lunes at simulan po natin ang araw na masaya, punong-puno ng pag-asa na talagang sa Diyos lang po tayo umaasa. Ipagpatuloy po natin ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos. At ngayon nga po ay dinala po tayo ng Panginoon sa kanyang salita sa Efeso chapter 5 verse 21 to 22. Ang title po nito, mga tagubilin sa mag-asawa. Sabi po sa 21, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Sa verse 22 po, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpasakop ninyo sa Panginoon. So, napakaganda po ng topic natin ngayon at ito po ay napapanahon dahil napakarami po ngayong problema ang bawat relasyon. Kaya nga po ang Pilipinas ay nagsusulong ng batas ng divorce dahil marami pong mga mag-aasawa na hindi nagkakasundo. Kaya talakayin po natin ang salitang ito ng ating Panginoon. Sabing ganun dito sa verse 21 ay pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Ganun po talaga ang mag-asawa, kailangan nga magpasakop sa isa't isa. Ibig sabihin, kung may respeto ang lalaki sa babae, ang babae ay respeto din sa asawang lalaki. At kung ano man ang mga plano at desisyon, ay pag-usapang mabuti na makikinig ang bawat isa sa anumang mga plano sa buhay na ihayag ng asawang lalaki o asawang babae. Sabi pa dito sa verse 22, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Naalala ko po ang salitang ito. Ito po ay malaking bahagi sa buhay ko dahil nung mga nakaraan pong mga panahon na ako po ay hindi pa tubog ng salita ng Diyos kahit po ako ay tumanggap na sa Panginoon, pero ako po yung hari sa aming tahanan. Dapat ako yung masunod dahil ang aking mister nga ay wala lagi sa aming tahanan at puro nasa trabaho ang kanyang panahon, kaya ako lagi ang nasusunod. Kaya nasanay na ako sa ganung estilo ng aming mga buhay na ako ang nagpaplano, ako ang nagdedesisyon, ako lagi ang nasusunod. Ngunit nung nabasa ko po ang salitang ito dito sa Efeso, kailangan ko palang magpasakop sa aking asawa dahil ng mga panahon na iyon nung hindi pa ako marunong magpasakop sa aking asawa ay talaga pong trouble. Kumbaga ay laging magulo ang samahan, laging may away, laging may galit. Hindi man po literal na nagsasakitan ng physical, pero nasa kalooban ang galit ng bawat isa. At doon po sa punto ng pagpapasakop sa asawa ay kapag sa tingin naman po natin ay tama at maganda po ang magiging resulta ng kanyang plano at desisyon sa buhay ay kailangan po nating sundin. At kung sa tingin naman natin ay parang mali o parang hindi maganda ang magiging resulta, ay pwede naman po tayo mag-suggest. Kaya lang, at the end, kung ano pa rin yung gusto ng ating mga asawa, ay magpasakop pa rin po tayo doon. At kung yun man po ay magkamali, halimbawa sa bandang huli ay wala po tayong pananagutan, kundi siya lang po yun ang may pananagutan at doon niya ma-realize na hindi pala lahat ng plano at desisyon ng isang haligi o ama ng tahanan ay tama at mabuti. Ngunit alam niyo po, ang ating mga duties bilang mga asawang babae ay napakalaki po ng papel na ating ginagampanan sa pamilya, di po ba? Ako po, mula nung ako po ay natutong makinig at sumunod sa salita ng Diyos,
parang feeling ko noon, parang lugi ako palagi. Bakit? Kasi kahit ang mister ko na ang nagkamali, kahit siya na ang nagkulang, kahit hindi na naging maganda ang sitwasyon sa loob ng tahanan, pero ako pa rin yung gumagawa ng paraan para kami ay makapag-usap. Ako pa rin ang madalas na nagso-sorry, bakit ko ginagawa ang bagay na yun? Alang-alang sa Panginoon at alang-alang sa kaligtasan ng aking kaluluwa at kaligtasan din ng aking asawa. Kasi kung titignan ko ang sitwasyon, hindi po pare-pareho ang karakter ng mga asawang lalaki. Ang akin pong mister ay tahimik lang siya. Bibihira po siya magsalita. Bilang na bilang ang kanyang salita. Sa awa ng Diyos, kami ay 39 years nang nagsasama. Kung akin pong pagdudugtong-dugtungin yung kanyang salita mula nung kami ay nagsama at naging mag-asawa, siguro po mga isang buwan lang o baka wala pa kung pagdugtong-dugtungin ko yung mga usapan naming kakaunti. Ang aking asawa po ay listener lang kapag mayroon pa akong sinasabi sa kanya, ay hindi po yun nagpo-komentaryo, lalo na kung may ma-share ako na problema ng ibang tao, ay lagi niya sinasabi sa akin na wala naman akong pwedeng sabihin dyan dahil hindi naman ako ang nasa kanilang kalagayan. Ibig sabihin, ang mister ko ay hindi nagbibigay ng maraming opinion, hindi siya chismoso, hindi siya nagko-komentaryo. Pero alam niyo po, napakahirap magkaroon ng isang kapartner sa buhay na hindi nagsasalita hanggang sa dumating sa punto. Siguro, sanay na siya na ako lagi ang nagde-desisyon, ako lagi ang nagpa-plano sa buhay. Kaya parang nasanay na siya na ibinigay na niya lahat sa akin. Kaya doon po sa punto na kailangan ko ang kausap at advice o yung tulungan man lang ako sa mga sitwasyon, ay wala na po talaga akong makuha dahil ang mister ko ay nasanay na. Na ako po yung madalas na kumikilos sa pamilya, gumagawa ng diskarte para matugunan yung kulang ng kanyang kinikita. Kaya napakahirap po ng ganun. At yung meron kang kasamang asawa sa loob ng bahay, pero parang wala kang masandalan o masandiga na asawa sa buhay. Ngunit salamat talaga sa Panginoon dahil mula noon, 1983 pa po kami nag-asawa, ngayon ay 2022 na. Nang dahil po sa salita ng Diyos na nagpatatag sa akin, ay napagtagumpayan ko po ang lahat ng mahirap na sitwasyon. Napakahirap po makapag-asawa ng kakaunti ang sinasabi at kulang ang desisyon at plano sa buhay. At mahirap din po yung isang asawang babae na sa simula ay ikaw na ang nagpakita ng tatag, ikaw na nagpakita ng kaya mo, kahit ano pa ang mangyari ay kaya mong itaguyod ang pamilya, may trabaho man o wala ang aking mister, ay talagang ginagawa ko po ang lahat ng aking makakaya para po sa aming mga anak. Ang isang relasyon po ay nagiging matatag unang-una kapag tayo po ay nakadepende sa Panginoon at kung tayo po ay may mga anak na, dahil ang mga anak po ang nagpapanatili ng pamilya na narigan ang tatay at nanay dahil nga po sa mga anak. At isa po ako doon sa sumunod sa salita ng Diyos, bagamat hindi naman po nananakit physically ang aking mister, hindi rin po siya nagsasalita ng masama, masanandyan lang siya, trabaho lang siya ng trabaho. Kapag nasa loob ng bahay ay senyorita kami lahat, senyorito kaming mag-iina, siya ang nagluluto, naglalaba, naglilinis. Kumbaga sa lahat ng trabaho sa loob ng bahay ay maasahan talaga siya at homebody po siya. Kapag nandito po siya sa aming tahanan ay wala po siyang barkada, walang-wala po talaga siyang barkada, kundi nasa loob lang po ng aming bahay at kung mayroon mga kabati, yung mga nasa tabi-tabi lang namin ng mga kapitbahay. Kaya ang hirap po, kumbaga
wala kang mapagkwentuhan na napapagod ka na, kundi kailangan mo na lang piisin. Yan po ang duty ko. Iba-iba naman po ang ating duty ng mga nanay sa pamilya. Alang-alang na lang po sa Panginoon na hindi po ako mawala o malaglag sa kamay ng Diyos. Kailangan piisin, kailangan pagtiyagaan, kailangan harapin kung ano man ang sitwasyon, at kailangan maging malakas sa pamagitan ng salita ng Panginoon, sa pamagitan ng pananalangin. Hindi po madali ang duty ng isang nanay, dahil talagang siya yung nakakaramdam ng damdamin ng ating mga anak, yung instinct po na pakiramdam na kapag may problema ang ating mga anak ay tayo agad ang lalapitan ng ating mga anak, o kaya tayo ang magtatanong sa kanila kung may problema ba sila, dahil meron naman pong mga anak na hindi nagsasabi ng kanilang nararamdaman o ng kanilang kalagayan. Kaya tayo pong mga nanay, tayo po ang tagaayos o tagatahi ng mga napupunit na sitwasyon sa pamilya. Kapag merong misunderstanding ang mag-asawa, ay tayo pa rin mga babae ang nagpapakumbaba para lang maayos ang samahan ng mag-asawa. At ganoon din sa ating mga anak, kapag merong mga konting tampuhan sa isa't isa, ay tayo na naman yung tagatahi ng mga punit sa kanilang mga damdamin para mabuo ito uli at para maging masaya na naman ang pamilya. Ganon ang nanay. Talagang napakalaki po ng duty ng isang magulang sa pamilya, lalo na po ang mga nanay. Kaya mga kapatid, ano man po ang pinagdadaanan natin bilang mga asawang babae o kahit man mga asawang lalaki, ay ganun po talaga ang sitwasyon ng buhay kapag tayo po ay nagpapamilya. Ituloy po natin sa verse 23, sabi po dito, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Maganda po ito eh, kapag ang isang lalaki o isang ama ng tahanan ay siya talaga ang tagapanguna sa pamilya, na maghayag ng salita ng Diyos o akayin ang pamilya papunta sa simbahan, akayin ang mga anak ng asawa sa oras ng pananalangin, at pag-usapan ang salita ng Diyos. Ngunit yun nga po, sabi ko nga sa amin ay ako ang unang nakakilala sa Panginoon, at talagang tiyagaan, ako, Diyos ko po, tiyagaan ang pag-akay sa asawa. Imbis na ang asawang lalaki ang mag-akay sa amin, ay ako po ang umakay sa aking asawa para makakilala sa Panginoon, dahil napakahirap po ng isang lalaki o magiging asawa na hindi po ang Diyos ang sentro ng kanyang buhay. May mga time nga po na nung nagsisimula pa lang po kami, 1986, 87, 88, mga ganong taon, sumasama po siya sa akin para mapagbigyan lang niya ako. Pero pagdating po sa church, sa itulog naman siya. Kaya napapagod po ako ng kakasiko ng pasikrito na, huy, gumising ka, ang ganda-ganda ng preaching ng pastor. Sobrang tiyaga po ng buhay ko. Pero ngayon, salamat po sa Panginoon, dahil may mga panahon na siya na ang nagsasabi na magsimba, at ganun pa rin, hindi pa rin siya masyadong nagsasalita, lalo na ngayon. Hindi siya nagsasalita ng marami. Sa aksyon na lang niya ginagawa at pinapakita sa amin na kung paano niya kami mahalin o kung paano niya kami pahalagahan. Kaya mga kapatid, ang buhay ng mag-asawa ay hindi ganun kadali. Kung wala si Kristo sa buhay natin, ay mawawasak po talaga ng maaga ang buhay o relasyon ng mag-asawa. Kaya nga po nagkakaroon po ng mga
bills na divorce dito sa Pilipinas dahil napakarami po talagang mga mag-asawa na hindi na nagkapasundo. At ang unang-una pong maapektuhan ay ang mga anak. Naalala ko yung aking bunsong anak nung siya ay 5 taon pa. Dumadating din naman sa buhay ko yung talagang parang sumusuko na ako, parang hindi ko na kaya. Mahirap mamuhay ng puro na lang hinanakit, puro na lang impit sa damdamin ang dala-dala ko ng panahon ngayon. At sabi ko eh, parang suko na ako at ayoko na. Ngunit sinabi ng aking bunsong anak, kaya ayan si bunso, regalo talaga yan ng Panginoon sa buhay namin eh. Sabi ng aking bunsong anak, mama, 5 taon pa lang siya at that time. Pero napaka mature po ng batang ito. Regalo nga po ito ng Diyos sa buhay namin. Sabi niya, mama, alam mo, nagtiis ka na nga ng matagal, sabi niya. Pero ang tinatawag na pamilya ay kumpleto. May nanay, may tatay, may ate, may kuya. Para akong naalimpungatan sa sinabi ng aking bunso na 5 taon. Dahil si bunso, batang-bata pa lang siya, ay talagang doon na yan lumaki sa church. Inaabot kami ng hating gabi sa simbahan. At araw-araw ay naririnig niya ang aking panalangin, ang mga salita ng Diyos. At siguro ay tumimo sa puso at isipan ng bata yung kanyang naririnig. Bagkus bata pa lang siya, pero ginamit pa rin siya ng Panginoon para gisingin ang aking kaisipan at ang aking damdamin. Kaya nung narinig ko sa bunso na matagal na akong nagtiis at hindi kumpleto ang pamilya kapag walang nanay at tatay. Kailangan kumpleto. May nanay, tatay, may ate, may kuya. Ay nagsimula uli na para akong na-inspire uli na manatili sa aming tahanan. At salamat sa Diyos. Yan nga po ang lagi mong sinasabi. Na kung wala ang salita ng Diyos na sumusuporta sa atin, kahit tayo po ay isa ng anak ng Diyos o isa ng Kristiyano, ay hindi po natin maaaring sabihin na lagi tayong malakas. Lagi nating nauunawaan ang bawat sitwasyon sa bawat araw na dumarating at lumilipas. Kaya kailangan po natin ang salita ng Diyos para po tayo maprotektahan ng salita ng Diyos na hindi po tayo makagawa ng mga plano at desisyon sa buhay na magdudulot ng kamalian at kaguluhan po sa pamilya. Sabi nga po ng isa nating pastor na pinapakinggan, kung nagtiis na tayo ng 60 years sa karakter ng ating mga asawa, abay, tiyagain na natin dahil malapit ng graduate ang mga ganyang edad sa mundo. At doon sa kaharian, sa piling ng ating Panginoon, ay wala ng sakit, wala ng luha, wala ng stress, wala ng sama ng loob. Kaya mga kapatid, sige lang, enjoy lang natin ang ating buhay. Sa ngayon nga, ang relasyon namin mag-asawa ay para na lang kaming magkaibigan, magkapitbahay, magkapatid. At salamat sa Panginoon, na-enjoy ko na ang sitwasyon ganito. At wala na pong regrets. Hindi na kailangan magsisi dahil ang buhay, kung sinong ating pinili ay yun po ang choice natin. Tayo po ang namili ng ating kapartner, tayo po ang namili ng sitwasyon ng buhay. Kaya tanggapin na po natin ito kasabay ng pagtanggap natin sa ating mga asawa. Kahit man sa tingin natin may mga pagkukulang at pagkakamali ang ating mga asawa, gaya po ng sinabi ng Panginoon, magpasako pa rin po tayo sa kanila. At yun po ang nagbibigay din ng kaaliwan sa kanila kapag nagpapasako po ang mga asawang babae sa mga asawang lalaki. Higit sa lahat ay mabigyan po natin ng karangalan ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya tiis-tiis pa mga kapatid, manalangin lang tayo at suportahan natin ang salita ng Diyos, ang ating mga buhay sa bawat araw, suportahan ang panalangin. At huwag po tayong mapagod sa ating ginagawa bilang mga nanay o bilang mga magulang o bilang mga asawa, mapababae man o mapalalaki. Huwag po tayong mapapagod, lalo na po yung mga lalaki na napaka-responsible.
kailangan pong habang kayo po ay bumubuhay ng pamilya, kailangan po maging masaya at maging inspirado, laging inspired lagi upang sa ganon, hindi po kayo mapapagod sa inyong pakiramdam habang nagpapalaki ng mga anak, habang nagpapalago ng kabuhayan. Kaya ganun na lang po ang ating usapan ngayon, mga asawang babae, magpasakop sa asawang lalaki, at mga asawang lalaki, kayo naman po ang manguna na dalhin nyo ang inyong mga pamilya sa Panginoon upang sa ganun ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay patuloy na maranasan ng bawat pamilya. So tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita ngayon. At akin pong itinataas sa iyo at inilalapit ang bawat pamilya, Panginoon, ang bawat mag-asawa, babae at lalaki, o Diyos, na patuloy niyo pong bigkisin ang iyong dakilang pag-ibig, huwag niyo po silang pababayaan. Kung meron man pong mga sigalot o tampuhan sa kanilang mga buhay, Ama, patuloy niyo po itong ayusin, maramdaman ng isa, yung ng bawat isa ang tunay at dakila na pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang magkaroon po ng unawaan at pagpapatawad sa isa't isa. Panginoon, pagpalain niyo po ang buhay ng mga mag-asawa, o Diyos, na huwag pong humantong sa paghihiwalay, lalo na po kapag may mga anak na maapektuhan ang kanilang paghihiwalay. Huwag niyo pong hayaan, o Diyos, na magplano o magdesisyon ng wala sa ayos ang mga magulang na sila ay maghihiwalay, o God, dahil napakalaki po ang maidudulot nito na kaguluhan at kalungkutan sa buhay ng kanilang mga anak. Pagpalain niyo po, o Diyos, ang lahat ng mag-asawa. Pagpalain niyo po ang kanilang mga hanap buhay. Pagpalain niyo po ang mga ina ng tahanan na naiiwan sa tahanan upang alagaan ang mga anak. Proteksyonan niyo po ang buhay ng mga mag-asawa, ganun din ang kanilang mga anak o sino man ang kanilang mga kasama sa kanilang tahanan. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa iyo sa araw na ito. Salamat sa iyong salita na nagbigay na naman ng kaaliwan sa aming mga puso at higit po sa lahat. Ikaw po, O Diyos, ang siyang may tanga ng aming mga buhay na nag-aayos ng relasyon ng bawat pamilya, magulang sa anak, anak sa magulang. At dalangin ko, O Diyos, pagpalain niyo pong lahat kami na may mga pamilya, O God. At sa mga nagsisimula pa lamang na magpamilya, O Diyos, bigyan niyo po sila ng wisdom, knowledge, understanding kung paano buo ng isang pamilya na gamit ang respeto at pagmamahal, pangunawa sa isa't isa. At higit sa lahat, gamit ang isang tunay na haligi ng relasyon, walang iba kundi ang ating Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa araw na ito. Pagpalain niyo po kaming lahat, pagpalain niyo po ang aming mga pagkain at inumin, patuloy niyo po itong linisin ng banal na dugo ng Panginoong Hesus upang ligtas po ang aming mga pamilya. Maraming salamat po, Ama, sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli, mga kapatid, mga kaibigan, isang magandang araw po muli sa inyong lahat. At salamat sa ngiti, salamat sa kapayapaan at kagalakan ng ating mga puso na muling ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon sa oras na ito at sa araw na ito. Saan man po kayo naroon, mga kapatid, patuloy po kayong ingatan at pagpalain ng ating Panginoon. Amen.